And let's get an update on the security situation for today's elections. We're joined now on the line by the PNP spokesperson, Chief Superintendent Generoso Serbo. Magandang hapon po, General Serbo. Yes, Opo. So, pangkalahatan po, sa oras po nito, meron pa hubang nadagdag na mga insidenteng masasabi nating election-related violence? Well, Tony, no, we have monitored some incidents. For example, in the province of Chulpo, meron tayong na-monitor sa Del Norte, may incident tayo sa Isabela. So, pag-alap ko, may incident tayo sa Alawa, at yun nga, kaninang madaling araw, may mga incident rin monitor sa Cavite. And dito, sa may incident rin tayo ng Bugbugan. Pero I would say na generally peaceful. Umaayon kami sa statement ni Commissioner Chairman, Comelec Chairman Brillantes, na kung at this point, ano, masasabihin natin na generally peaceful itong ating halalan. General Serbo, ano na po ang pinaka-latest po na update dun sa mga nakitang mga high-powered na firearms sa labas po ng bahay ni Senator Bong Revilla? Well, umasa po kayo na ito ay iimbestigahan ng tama ng ating mga sense of PCCP, no? Sa yung mga bilang background, ipinagpulatan nung kaninang madaling araw na kung saan mayroong mga suspected mga motor vehicles na nakita ng ating mga PNPU. At they suspect that vehicles have firearms doon sa loob. So they filed a search warrant sa regional trial court natin sa Akker na yun na, relative to this incident. Umasa naman kayo, the Chief PNP, General Purisima, ay talagang ina-assure niya ang publiko na ang buong PNP ay talagang mag-i-investigate ng mga incidente na masasabi natin related to this halalan. General Serbo, pwede po bang pakilidaw kung paano po nakakuha ng search warrant po sa RTC? Ngayong ang pagkakaintindi po ng lahat ay sarado po ang mga tanggapan ng korte pag holiday. Well, ito po tayo, alamin po natin ano, kung anong ating istorya. Pero, apo kami na madaling araw, ay nagkaroon ng sitwasyon sa Bite that led to the filing of church warrant. Dito nga sa limang sasakyan, nagiging sahat na mayroong kabaril. Yun nga po. So, as to the reason bakit nakatagin sa ating, titingnan po natin. Opo. General Serbo, ang naibalita nga po ay pagmamayari ng NBI, National Bureau of Investigation, ang mga armas na nakita po doon sa mga sasakyan. Mayroon na po bang binigay na kaukulang paliwanag ang NBI sa PNP kung ano po ang ginagawa ng mga armas na yon doon sa mga sasakyan na yon? Well, wala pa rin naman po. No? Ang pinin po natin na nakita po with the National Bureau of Investigation. Alright, Chief Superintendent Generoso Serbo, tagapagsalita ng Philippine National Police. Maraming salamat, General Serbo. Pasensya na to our viewers for that spotty connection to General Serbo.